Narinig natin sa ating unang pagbasa ang simula ng pagbabagong buhay ni Pablo na dating si Saulo bago ang tagpong ito. Papunta siya sa Damascus para usigin uli ang marami pang mga Kristiyano nang siya ay makakita ng isang napaka nakasisilaw na liwanag. Liwanag ng kadakilaan ng Diyos sapagkat walang ibang liwanag na mas liliwanag pa sa sikat ng araw kundi ang kadakilaan ng Diyos. Lalo pat isang dinig mula sa langit ang nagsabi, ang nagtanong, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Sa pahayag na ito ng Diyos kay Saulo na naging Pablo, makikita natin kung gaano niya kamahal si Saulo sa kabila ng nasasaktan siya nito. Narinig natin dalawang ulit na binanggit ang pangalan ni Saulo. Saulo, Saulo, hindi po ito aksidente lang. Kung mapapansin po ninyo, sa banal na kasulatan, may mga instances na ng kanya. Halimbawa, nang tawagin ng Diyos ni Yahweh si Moises sa pamamagitan ng punong kahoy na nagliliyab pero hindi natutupok, dalawang beses niyang binanggit ang pangalan, Moises, Moises. Nang pigilan niya si Abraham sapagkat akma na nitong isasakripisyo ang anak nitong si Isaac, dalawang beses ding sinabi ni Yahweh ang Diyos ang pangalan Abraham, Abraham. Sa 2 Kings 2:12 ay doon ay makikita natin na nung kinuha ng Diyos sa pamamagitan ng ipo-ipo si Elias, ay sumigaw ang disipulo nitong si Eliseo, Ama ko, Ama ko, dalawang beses din yun, patungkol kay Elias, magiting na tagapagtanggol ng Israel. Sa 2 Samuel 18:33, nang ipagluksa ni David ang kanyang anak na si Absalom, ay dalawang beses din niyang sinabi, Absalom, Absalom, anak ko, anak ko, ako na lang sanang namatay at hindi na ikaw. At syempre, hindi natin makakalimutan, nang si Kristo ay nakabayubay na sa krus, ay dalawang beses din niyang inusan, Ama ko, Ama ko. Kung titingnan po natin ang mga instances na ito na dalawang beses inuulit ang pangalan ng tinatawag o pinatutungkulan ng pagtawag, ang common denominator ay pagmamahal, pagtatangi. Pagtatangi at pagmamahal ng tumatawag sa dalawang beses niyang tinatawag. Ganito si Saulo sa mata ng Diyos. Mahal niya si Saulo kahit nasasaktan siya nito dahil sa pag-uusig ni Saulo ng mga Kristiyano. Ganun naman talaga, di ba? Sino ba ang pinaka makasasakit sa iyo? E de yung pinaka mamahal mo. Sino ba yung pinaka makapagpapaiyak sa iyo? E de yung pinaka nakapagpapasaya sa iyo? Sino ba ang pinaka makadudurog ng puso mo kundi yung bumubuo nito? Kaya sa kabila ng mahal ng Diyos si Saulo, nasasaktan naman siya ito. Ganun magmahal ang Diyos sa ating mga tao. But you see, maingat akong sabihin na nasasaktan ni Saulo ang Diyos. Hindi ko sinabing sinasaktan ni Saulo ang Diyos. Magkaiba yun. Kasi kapag sabi nating sinasaktan, sinasadya ni Saulo. Pero kapag sinabi nating nasasaktan niya ang Diyos, hindi niya sinasadya ito. Sapagkat, kung susuriin po natin, hindi naman masamang tao si Saulo. Hindi siya masamang tao. Tama, isa siya sa naging instrumento sa pagkamartir ni San Esteban. Nandun siya nang binabato ito. Pero bakit ganon si Saulo? Sa isip ni Saulo, sa puso ni Saulo, ito'y ginagawa niya dahil mahal niya ang Diyos. Kasi siya ay biktima, siyempre, ng kaisipan ng mga kapwa niya Hudyo at ng kultura ng kaisipang namamayani ng mga araw, ng mga panahong iyon. Na isa lang talaga ang Diyos. Naisip kasi nila, hindi po pwedeng maging Diyos si Jesus. Kasi ang magiging dating nun, magiging dalawa ang Diyos. Hindi po pwedeng maging dalawa. Ito yung hindi pa maliwanag ang kanyang isipan tungkol kay Jesus. Tama na masama yung ginagawa niya, pero hindi niya talaga sinasadya na ang Diyos ay
masaktan niya. No wonder, binigyan siya ng chance ng Diyos. No wonder, ginawa pa rin siyang apostol ni Kristo. Sapagkat ako naniniwala na alam ng ating Panginoon na hindi sinasadya ni Saulo na saktan siya talaga. No wonder, hindi naman din ito sinayang ni Saulo na naging Pablo. Pagkatapos nun, naging tagapagtanggol na talaga siya ng samahan o ng Kristyanismo na dati inuusig niya. Matapos maging maliwanag sa kanya na si Kristo ay Diyos talaga. Alam po ninyo, hindi ko gustong pangatiwiranan ng isang mali. Ang mali ay mali. Ano man ang sabihin mong katwiran, ang mali ay mananatiling mali. Pero sa palagay ko, sa mga taong nagkakamali, bagamat lahat ay dapat patawarin, may mga taong karapat-dapat din namang bigyan ng tsansa. Hindi ito yung taong ilang beses mong pinautang at hindi nagbayad. Patawarin mo, pero po pwedeng hindi mo nabigyan ng tsansa. Pwedeng hindi mo na pautangin uli. Hindi ito yung taong ilang beses mong pinagkatiwalaan, pero ilang beses ting sinira ang tiwala mo. Pwede mong patawarin, pero po pwede mong hindi na sabihan muli ng sekreto mo. Ito yung mga taong ilang beses nagkamali, sige patawarin. Pero yung tsansa na ibibigay, pwede kang magkulit. Yung mga tao na dapat bigyan talaga ng tsansa, ay yung sa isip mo, sa puso mo, alam mo na hindi sinasadya, nasaktan ka. Kumbaga, hindi mo man masabi ng tahasan sa isang kaibigan, sa isip mo at sa puso mo, naniniwala ka eh. Mabuting tao eh. Ito yung minsan nasasabi mo pa patungkol sa kanila. Hindi man naman siya dating ganyan eh. Ba't ba nagkaganyan? So, ibig sabihin nun, nasilat lang, natukso lang, sumablay lang. Pero hindi talaga siya ganyan. Hindi niya sinasadya na ikaw ay saktan. Yes, alam niya yung ayaw mo. Pero po pwedeng sa akto na ginagawa niya yung ayaw mo, hindi yun naging maliwanag sa isip niya. Kasi kung yun ay naging maliwanag na maliwanag sa isip niya, siguradong makukonsensya sa God sa pagkakasala niya. Minsan, di ba, kung iisipin nga po natin, yung mga gumagawa ng masama, hindi naman nila una naiisip na mahuhuli sila eh. Hindi naman nila una naiisip na malalaman mo eh. Hindi. Kasi kung sigurado silang malalaman mo, nila gagawin niyo. Eh, nagkataon na alaman mo. Ayun, nasaktan ka. Hindi ko bibigyan ng katwiran ng isang pagkakamali, ha? Inuulit ko. Pero, pwedeng sa katwiran ngayon, makita mo, hindi niya talaga sinasadyang saktan ka. Kasi kung malalaman niya, at kung sigurado siyang malalaman mo, gagawin yun. Uulitin ko, hindi ko binibigyan ng katwiran ang isang mali. Gusto ko lang na mabigyan ng solusyon ng kasalanan. Lalo tigit ang kasalanan ng mga taong wala naman talaga 100% sa isip at puso nila na tayo ay kanilang saktan. Kasi para sa mga taong ganito, na alam din naman ng Diyos, maging ng Diablo, na kapag binigyan mo ng pagkakataon na hindi sasayangin yung pagkakataon na ibibigay mo, sasabihin sa'yo, ibubulong sa'yo ng Diablo, hindi kanya mahal, talagang sinaktan ka niya, talagang ikaw ay binaliwala niya. E papaano kung hindi niya talaga sinasadya, nasaktan ka? Papaano kung pag binigyan mo siya ng tsansa, patutunayan niya na siya'y karapat-dapat sa bibigay mong tsansa at mas mamahalin ka niya at mas magiging tapat siya na sa'yo talaga? Papaano kung sasayangin mo yan kung ang demonyo na magpapatigas ng puso mo at isipan mo ay iyong pakikinggan? Pagsana, sapagkat may mga relasyon na nasasayang dahil sa ganyan. Also, may mga relasyon na mas lumalalim at mas nagiging matibay sa pagbibigay ng tsansa sa isang taong hindi naman sinasadya na ang mahal niya ay saktan talaga. Sabi nga natin, di ba, kung minsan ang nagkasala ng malaki kapag pinatawad mo, kapag bumawi, kapag nagmahal uli, mas matindi, mas malaki. Pero warning, warning sa mga naging gawiin na yung manloko, manakit, eh wag naman laging ganon. Kasi alam naman ng tao, alam naman din ng Panginoon
kung hindi natin sinasadya o kung tayo nagkukunwari lang, pero sa totoo ay manluloko at gusto talaga nating saktan ang Diyos at ang tao. Alam ng Diyos yun. Nababasa ng Panginoon ang isip at puso natin, hindi tayo po pwedeng magkunwari sa Kanya. Di nga ba't ang sasabihin nga niya sa huli sa mga taong magmamakaawa sa Kanya, napapasukin sa kalangitan sila. Hindi lahat, sabi niya, nang nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Nakita niyo, dalawang beses din yon. Hindi lahat ng nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Kundi yun lamang na nakikinig at nagsasagawa na aking salita. So, kahit sabihin natin sa Panginoon, love you, love you, love you, paulit-ulit. Alam niya kung tayo karapat-tapat na bigyan ng chance pa. At alam niya kung niloloko lang natin siyang talaga. Ganon din ang tao, sapagkat maaaring ang pag-ibig ay nakatatanga, pero nagigising rin yan kapag laging niloloko at sinasaktan. Noong panahong yon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang mga nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain iyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.